Si Ernie po siya ay una-una po sa lahat, isa po akong lumad sa lugar namin sa Bukid Nor. Tapos na ito yung itong case ko na to, nakuha ko to nung pinagbubuntis ako nung nanay ko, tapos pinalaglag ako dahil doon kasi sa lugar namin na may asawa doon sa lugar namin siya, tapos may ibang bayan para magtrabaho. Tapos nung ano po, nung nandun na siya doon sa lugar na kung saan nakapagtrabaho sa doon, may naano po siya nakilala, yun po yung tatay ko. Okay. Tapos yung tatay ko, parang naging kabit yung tatay ko doon sa nanay ko. Tapos nung nabuntis yung nanay ko, tapos nalaman niya na buntis siya doon sa nanay ko. Doon niya pinalak na ilaglag ako para mapagtakpan yung ginawa nila ng tatay ko. Tapos yun na, dahil siguro ay hindi pa talaga oras ko para mamatay siguro. Hindi na tuloy anong pabuhay niya doon sa talaga kung saan kami nakatira. Doon na, nagkagulo lahat kasi yun nga, nalaman ng asawa niya buntis siya sa ibang lalaki. Tapos yun, nagka-broken lahat at yung nagkagulo-gulo sila lahat. Kaya doon, nagkaroon ako ng kapansanan nito. Wala akong deformity yung ano ko, yung paa, tapos yung dalawang paa at saka isang kamay, isang nilalakin na yung natira sa kaliwang kamay ko. Doon sa amin kasi, talagang yung school doon talagang malayo para sa akin. Tapos siyempre may mga kabatuhan din, mga lubak-lubak. So talagang mahirap para sa akin na mag-aral doon kasi yun nga, malayo sa school. Tapos malib-lib pa. So, hanggang grade 1 ako nung doon sa amin, hindi ko rin natapos kasi yun nga, yung pinanguna sa lahat, yung financial, tapos yung gamit pa, talagang mahirap. Kaya nung mga ano na yun, yung mga lumipas yung panahon, yung may nakakita sa akin na isang German yata yun. Ang pangalan niya kasi siya, si Inting Perasini. Okay. Siya yung, alam ko, may-ari siya ng Merco. Yung Merco, meron siyang ano. Yun yung, ano, na, tumulong sa akin siya na mapunta ko dito sa Davao City para pag-aralin. Tapos mabigyan ng paa. So yun, sa awa ng Diyos siguro. Yun talaga yung daan, yun yung tulay na ginawang ano ng Diyos para ito, mapunta ko sa sports. Nagkaroon ba ng, kasi syempre foreigner, di ba? Kukunin ka, sabi pag-aaralin ka. Meron bang part sa iyo na parang natakot ka kasi syempre hindi mo alam kung saan ka dadalhin, lalayo ka sa pamilya mo. Nagkaroon ba ng takot sa iyo noong mga panahon na 'yon? Ano yun, ma'am? Dinala kasi ako doon sa foundation. Yung pangalan ng foundation, Our Lady of Victory Training Center, mga ano din sila, mga Madre din yung pare, Madre din yung mga ano, yung mga nag-ano ng nagpapatakbo ng ano foundation. So nung pagdating ko doon, yun na, siyempre nanibago ako dahil yun nga, malaya ko doon sa lolo ko. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin doon sa akin. Nakikita ko yung mga naka-wheelchair doon, sabi ko, buti pa sila, may sasakyan. Pero hindi ko alam pala na mas mahirap pala yung sitwasyon nila kasi yun nga, paralyze sila. Tapos yung limitado yung kilos nila. So yun, doon ako parang nagkaroon ako ng lakas na loob na yun, okay pala dito kasi parang matutunan mo yung yung skill ng survival ba. So parang nung nandoon ka, Ernie, dun mo nakita na, uy, blessed pa pala ako kasi ako nakakalakad, sila hindi talaga. Oh, ma'am, na doon ko nakita, ma'am, na may yung kapansanan ko pala, kung may kapansanan ko, meron pa palang kaya sabi ko yun, parang na hindi rin nagtagal, parang na ano ko din, na-adapt ko rin yung galawan doon sa loob ng foundation kasi siyempre may mga kapansanan din yung mga naging kasama ko doon. Tapos doon nagsimula na sinabihan ako ng madre, sa Sister Cecilia Wood, sabi sa akin na, Gawilan, gusto mo bang mag-aral? Kasi
Pipiliin ako dito sa Davao City ako pag-aralin o doon dito sa Samal Island. Eh sabi ko sa Samal Island lang sister kasi may ano doon may dagat parang libre yung ano ba. Gusto ko kasi ano eh gusto kong maligo din siya. Eh. Oo. So sabi sa akin, sige doon kita, doon kita ilagay tapos yun na doon ako nag-ano kasi ano magaling mag-floating yung sister namin dito siya dati. Tapos nung may nakita sa akin na isang caregiver na dati nagtuturo din na may mga special need din. Yung mga special child din. Yun yung mga ano niya. Yung mga tinuturoan niya. Tapos sabi niya, gusto mong matuto mag-swim? Tapos, yun na, dun. Sige ko, sabi ko, si sir, gusto kong matuto mag-swim. Tapos dun na, nagsimula na yung tinuro niya sa akin, yung mga ano lang muna, learn to swim. Paano yung style hanggang sa dumating yung panahon na may sasalihan sana kami na laro sa Sambanga. Sa Sambanga. Anong edad mo na ito, Ernie? Nung sinabi niya na, anong edad mo niyan? Nung sinabi na sa'yo na may competition na sasalihan mo? 14 yata. 14 years old. 14 to 12. Gano'n siya. Okay. Sabi sa akin, mag-training tayo ng ano ng mabilisan kasi may sasalihan kaming competition. Tapos yun nga pa nung pagka malapit na yung laro siya, bigla akong sinabihan na di daw ako kasama kasi kulang yung budget na binigay ng city dito sa amin. So parang okay. Yung coach ko parang nang ano din na naawa sa akin kasi siyempre yung pinaghirapan namin hindi pala ma yun talagang ano talagang siguro talaga may talagang bawat isa sa tao talaga may destiny talaga nakahanda ang Diyos. Ito lang tayo maghintay lang siguro kasi talagang darating sa atin kung talagang sa atin pumunta yung pagkakataon na ano maging ma-excel sa kung anumang bagay na maabot natin sa buhay kasi nung 2004 parang ligo-ligo na, yung parang swimming lang yung ginagawa ko kasi hindi nga natuloy. Pero sa akin, hindi ko inano na, parang ako doon, parang nagtampo dahil hindi ako nakasama. Parang ano, binaliwala ko lang sa. Tapos nung nag-high school na kasi ako doon sa Davao City, lumipat naman ako doon sa Davao City para doon ako mag-high school, sir. Mm-hmm. Tapos doon kasi may kasama na ako na table tennis din, national team din sa para, na nagtitable tennis din. Mm-hmm. Tapos yung ginagawa ko noon kasi nag-iinsayo sila. Bali ano may tatlo na siyang tinuturuan doon sa Davao City. Bali ako bago lang. Yung ginagawa ko doon taga pulot lang, pulot boy lang ano ko doon. Ginagawa pulot ng ano ng ping pong ball. Oh, yung sa table tennis siya. Oh, kailangan namin 'yan eh. Naglalaro din ako niyan. Pulot ng ping pong ball. Marami pala siya. Tapos sabi niya, nakikita niya kasi ako na lagi ako nandoon tapos nakatingin lang ako doon sa kanila. Tapos sabi niya, sige turuan din kita para ano matuto ka mag-table tennis. Mm-hmm. Sabi ko, ay sige ya. Tapos doon na ensayo kami tapos yun na yun yung time sir na doon na tayo kumukuha ng ano ng para national team ng para athlete. Kasi mm-hmm. yung time naman ano na naman, kulang na naman yung budget na binigay ng city ng Davao. Sandali Ernie. Balikan ko lang, linawin ko lang. Ikaw ay kinukuha bilang swimmer nung panahon na yan. Swimmer, hindi as a table tennis player. Table tennis, ma'am. Table tennis. Oh, lang alam. So, ibig sabihin, magaling na table tennis player ka din. Konti lang, ma'am. Tapos nung ano kasi sir, nung time na yun, may tinuturoan kasi siya na tatlong tao din yung tinuturoan niya. Tapos plus ako, bali apat kami tinuturoan ni Kuya Billy noon. Tapos noon na, nag-announce naman yung pinaka-head ng delegation na kulang yung budget na binigay ng city. Ako sabi ko, ako na, ito na naman, mauulit na naman yata yung ano ah, yung nangyari sa akin noong 2004. Pero ano lang yung sa akin kasi sir, yung pag-tibol tennis ko, hindi ko inisip na may mga laro kami pupuntahan. Basta sa akin lang na matuto akong mag-tibol tennis. Tapos yun nga, na may laro daw na pupuntahan sa ano yun, sa Lanao Tubod.
Tapos nung sabi nung ano nag-meeting na yung buong ano yung opisyal ng delegation, sabi, ganito lang kasi kulang yung budget talaga na binigay ng city sa atin. Ito yung gawin natin. Magbabawas tayo ng players. Tapos yung ipapasok natin players, yung may dalawang sports na alam. Para makatipid. Oh, yun ma'am, yun. Yun yung gusto nila para sabi ko sa tapos yun yung sabi nung ano, tapos yun na meeting kami apat. Tapos sabi ni Kabili doon sa tatlo kong kasama, sabi niya, alam ko na talagang kayo tatlo magaling, mas magaling pa kayo kay Ernie kasi mas matagal na silang napag-ensayuhan ng gusto. Kaya ako kasi kakaano ko lang. Pero ano na, may panlaban naman. Tapos, napag-desisyonan kasi ng head ng delegation na yung dadalhin lang natin si Ernie na lang kasi siya may swimming, tapos may table tennis pa siya. So doon nagsimula yung ano, doon nagsimula yung kung ba't ako napunta ngayon sa ano, sir, kung saan ako ngayon. Mm-hmm. So kumbaga tinutukan mo na lang din ang swimming. Oo, ma'am. Pero nung time kasi noon, pagkatapos noon kasi maganda rin yung performance ko doon na nag-silver ako sa swimming, tapos nag-gold din ako sa table tennis. Tapos Nakaiba ka, Ernie. Wala atrin. Ang dami nga lang pala ng sport, mas magaling pa sa atin. Okay, tuloy mo yung kwento mo, Ernie. Tapos nung time na yun, nasa Lanao Tubod kami, siyempre, pagkatapos ng laro, uwi na kami dito sa Davao City. Hindi, may pangalan ako kasi siyempre, may record na ako doon eh. Dalawang sport pa yung medal mo, no? Golden, silver. Kasi pagkatapos nung table tennis, swimming na naman ulit ako. So isang araw lang yun yung ano, yung laro ko na yun. Same day! Same day! Ano na una, yung table tennis o swimming? Ano na una? Table tennis, sir. Tapos ano? Tapos diretso ka swimming pagkatapos. Parang ano nangyari niyan? Pagkatapos mo mag-table tennis, pagpawisan ka, yung naligo. Yung ligo mo nasa swimming pool na. Doon na lahat, sir. Pero hindi ka ba alam mo kung hindi siya lumaban ng table tennis, gold siya sa swimming. Pagod na eh. Pwede siguro, ma'am. Oh, Ernie, tapos sorry ha. Sorry, go ahead. Okay, ma'am. Hindi, ganito, babalikan ko lang, no? Kasi kanina parang sinabi mo na nag-start yung love mo for swimming, nasa foundation ka pa lang, gusto mo na mag-swimming. Sa kalagayan mo na ganyan, paanong hindi ka natakot sumuong sa tubig? Tama ba yung term na ginamit? Parang sumuong sa tubig. Paano ka nagkaroon ng lakas? Kasi looking at, ano, kunwari, syempre, sa swimming, ginagamit mo paa, kamay. Kailangan ng paa talaga eh. How did you get trained there? Kasi ano, 'di ba? Parang it has to be a special coach para maturuan ka na mag-floating man lang, mag-swimming man lang. No, more so competitive swimming pa. Mm-hmm. Ano kasi 'yun, sir? Diyan kasi sa foundation, marami silang salbabida na diyan sa loob. Okay. So may pool. May pool doon. Salbabida, ma'am. Ah, okay. Tapos yun lang nilaga ko, yung parang nasa loob ako ng ano ng salbabida, tapos pa ano lang yung pa floating lang. Oh, yung ganun, ma'am. Tapos na may isang time kasi sir na nalaglag mismo ako doon sa may butas ng ano ng salbabida. Okay. lumusot. Sa totoo lang nalunod ako noon eh, pero ini yung talagang nawala na ng malay yung kasi nakita agad ako ng kapatid ko na sa ilalim na pagano'n ba di ko. Okay, tapos ginanon, hinawakan yung dito ko kasi may damit yun dito eh. Oo. Yung damit ko, tapos simula noon, pinagbawalan ako ng kuya ko na sumakay ng salbabida. Gusto niya sa ano lang, sa doon lang sa mababaw. Mhm. Oo. Kasi ayun yung ayan, baka maulit na uli. Yun na yung madre kasi naikisabay ako sa kanya na pa-floating lang. Oo. Yung wala lang salbabida to sir, wala lang salbabida siya. Tapos yun lang, pa-floating lang ako. Tapos hinahawakan naman niya ako pag nalulunod. Yun yung ginawa ko. Yung isang, may time kasi na talagang sinubukan ko lumangoy, yung parang langoy aso lang.
Tapos yung pakiramdam ko parang na, pakiramdam ko parang na palululod na ako, doon tumihaya ako para mag-floating ulit, tapos balik sa doon sa mababaw. Tapos nalisa na ako. Oh, pagka malapit na akong lulubog, yun, nag-floating na ako para nakarelax na yung katawan, tapos balik sa doon sa mababaw ulit. Yun, parang doon ko na-adapt yung ano sir, yung pagsuswimming, pero hindi pa yung proper stroke or yung learn to swim, yung kung paano talaga yung may speed, yung tamang stroke ng ano. So, nalunod ka na't lahat, tinuloy mo pa rin ang paglalangoy. Ganon katigas ang ulo mo at ganoon ka naging blessing sa'yo yung pag-overcome mo dun sa fear na malulunod ka ulit. Kasi marami kasi sa atin talaga na pag nalunod, talagang parang ayaw nilang subukan ulit. Oh. Yung may phobia na sila. Oh. Ako yun. Yung rin. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest video.